magandang araw sa inyo mga paps, mga mams. Ayan, ito ako ulit, Riders Life, nagbabalik sa inyo mga screen. So, for today, gagawa tayo ng review patungkol po sa Castrol Gold Power 1. Ayan, 10W40. So, ito po mga paps, mga mams, yung ginagamit kong oil kapag pang matagalan. Ayan, hindi naman talaga masyadong matagal. After 1,000 kilometers o 1,500, nagpapalit na ako. So, paminsan-minsan kasi akong bumabiyahe, kaya ito yung ginagamit ko. So, as you can see mga paps, mga mams, try and tested na ko na po to, mahigit mga 3 taon ko na po itong ginagamit. Kahit doon pa sa dati kong mga motor, ito rin po yung ginagamit ko. So, wala naman sila masyadong pagkakaiba sa Suzuki na genuine na yung talagang recommended, yung nakalagay sa manual natin. Almost the same naman. Itong Castrol kasi, hindi lang siya basta-bastang oil, talagang ginagampanan niya yung purpose niya. So, nag-attend na rin ako ng seminar o anong tawag ba doon, yung parang orientation patungkol po dito sa Castrol. So, maganda naman. Tapos, na-try ko na rin. So, magpapalit tayo. Yung dati ko kasi nilagay dito is yung Motol. Makikita nyo sa vlog ko noon, yung change oil. Ayan, ilalagay ko na lang yung link mamaya dyan sa ibaba. So, makikita nyo, Motol yung ginamit ko na mineral. So, ano ba yung pagkakaiba ng synthetic sa mineral? So, napakalaki pong pagkakaiba. Yung synthetic kasi is nag-undergo po siya ng process na talagang napaka mahabang proseso kumpara po natin sa mineral na talagang hindi siya gaano nagtatagal. Madali lang siyang umitim yung oil niya, tapos di katulad dito, di katulad sa synthetic. So recommended po talaga ng mga manufacturer na kapag bumabiyahe kayo, dapat synthetic yung ginagamit niyo. Kung makikita niyo naman mga paps, mga sa past vlogs ko, gumagamit ako ng para sa oil natin mga paps, mga mam, sa ilalim, yung drain plug niya is 15mm wrench yung ginagamit ko. So, yung sa oil filter naman mga paps, mga mams, is 8mm. 8mm na wrench. So, as you can see mga paps, mga mams, yan, may bago na tayong tools kasi nga, naka-order na rin tayo eh. Yung dati ko kasing mga gamit, andyan pa naman, so, itatry natin yung mga bago naman natin kagamitan. So, unang-una po natin gagawin mga paps, mga mams, is natanggalin natin yung oil cap. So, as you can see mga paps, mga mams, kung medyo mahigpit po talaga yan dito, pwede nyo rin gamitan ng fly. Yung flat nose lang. So, kapag natanggal na natin yan mga paps, mga mams, yan, as you can see, medyo maitim na yung oil ko. Up to date naman yung paglulubricate ko. Tapos, dapat everyday mga paps, mga mams, tinitingnan natin yung oil niya, if sapat pa ba. So, baba tayo. So, as you can see, mga paps, mga mams, yan. Dapat yung oil niya is andito. Dito siya dapat. So, ito, naka-center stand. So, medyo naka-ganon yung position niya, nakababa. Sa harapan. So, yan. Pag natanggal na po natin yung oil cap, mga paps, mga mams, gumamit tayo ng palanggana o palangganita. Yung maliliit lang o kahit anong pwedeng maka-catch ng oil. So, pag-drain natin. So, gamit po itong 15mm. Meron po kayong makikita dyan sa ilalim. Yan, ito po. So, ito po yung drain plug ng oil po natin. So, ayaw, mag-focus. Yan, medyo madilim. So, yun. Yan po. Ito po ito. So, yan po yung drain plug. So, as you can see mga paps, mga mams. Yan na. Naiwan tong yan po. So, yan po yung drain plug natin. So, sakala nyo lang po i-drain kapag malamig po yung makina nyo. Meron po kasing possibility na baka mapasok kayo sa oil. Lalong-lalo na kapag kagagaling nyo lang magbiyahe. Yan. So, as you can see mga paps, mga mams, napaka-itim. Napaka-itim na po. Kasi mahigit 2,000 na yung tinakbo niya tapos hindi ko pa siya napapalitan. So, ganyan po yung magiging resulta kapag hindi kayo nakasunod sa schedule na pagpapalit ng oil. So, yan. So, itayin lang natin mga paps. So, kapag nakikita niyo na po mga paps, mga mams, na paunti-unti na lang po yung patak ng oil. So, as much as possible, i-clear talaga natin lahat ng oil na nandoon sa loob ng makina natin. Kasi kapag merong natira na kahit kaunti, pwede rin yung mag-cause ng madaling pag
change ng color ng oil mo. So, yung iba pang paraan mga paps mga mams is i-drain din natin yung nandun sa oil filter natin. So, yan. Mas maganda rin yun kapag meron tayong air na pump, yung air pump para lumabas talaga lahat yung oil na nasa loob. So, as you can see mga paps mga mams, ito na lang yung ginamit ko. Kasi yung handle niya, yan, nasira. Napakalambot lang kasi ng plastic na nag-hold sa metal nito. So, yung ginamit ko is yung vice grip na lang. Tsaka natin sa i-coating. So, dito rin sa ilalim, sa kabila. Yan. So, wag nating buksan lahat kaagad. Unti-unti lang muna. Yan, napakahigpit. Medyo nagpit. So, yan natin. Yan, as you can see, napakalakas na ng grip ng vice grip. Ginamit ko. So, still. Naku. Ang lakas. Ayan. Napaka-tigas na nito. Ewan ko kung bakit. So, ito try lang din natin. Try and try. We will not surrender. So, tamang pag-ikot lang mga paps, mga mams. Ayan. Naluwagan ko na siya. So, yung gagawin natin is naluwagan na natin ito na konti-unti. So, makikita nyo mamaya lalabas na yung oil. So, yung purpose po natin dito mga paps, mga mams. So, tabi lang po natin yan. Ayan. So, you can see, may tumutulo na. Ayan. So, itong o-ring po mga paps, mga mams, bago ko lang din itong pinalitan. Ayan. Nakapalit ko lang din itong o-ring. So, okay pa yan. So, lipat natin yung camera. Ayan. So, yung oil filter, mga paps, mga mams, ito. Yan o. Medyo hirap tanggalin kasi talaga ng oil filter. Yan. So, yung advice natin, mga paps, mga mams, ha, saka lang tayo magpapalit ng oil filter after 8,000 kilometers. So, dapat yung ipapalit din natin ng oil filter is yung original. Huwag yung dyan lang sa tabi-tabi lang natin na mabibili. Kasi meron din talagang effect eh. If you can still remember mga paps mga mams, sa past vlog ko, nag-vlog ako patungkol dun sa may yung oil filter na washable. So, yun yung ginamit ko dati. Yun nga, nagtaka ako kasi napakadaling umitim ng oil ko. So, hindi niya masyadong nafi-filter yung mga debris. Hindi katulad yung sa oil filter talaga na recommended ng mga manufacturer. So, yan. I-drain na talaga natin lahat. So, baka malito kayo mga paps mga mam sa pagbabalik ng oil filter. Yung unang-una lang talaga natin ilalagay is itong. Yan. Dito yung sa may malaking butas kasi sa kabila wala naman. So, meron din po yung o-ring sa ilalim. Yung nakalagay sa filter ay sa ilalim ng filter. So, yun. Tapos, yung pagtatakip naman, dapat, kung saan nakatutok yung may araw, doon yung ibaba. Yun yung sa ibaba. Yan. So, ito dapat yung sa itaas. Baka magkapalit kasi. Ang kabaligtad. Lock na natin. So, simpleng-simple lang naman ng pagpapalit ng oil mga paps mga mams. So, nasa sa inyo din yan if ever gusto nyo magpalit ng oil filter. Pero yung recommend talaga ng manufacturer is every 8,000 kilometers na kailangan na natin magpalit. So, yun din yung nakalagay sa manual. So, na-dismay ako sa na-order ko rin na tools kasi nga napakadaling masira. Munti ka na akong masugatan kanina kasi bigla siyang nag-crack. Ito. Nakalagay kasi ito dito sinalim. Tapos, pag-ikot ko, wala na. Finish na. So, nakaka-dismay. So, okay lang din naman. Sa halagang 150 plus something. So, talagang you pay for what you get. Yun lang talaga. So, ano pa ba inaasahan natin? So, yun lang. Okay lang din naman. Meron pa naman tayong vice grip na pwede naman kumawa. So, hindi pa tayo mawawala ng pag-asa. Yan. Ipitan lang natin ulit. Pwede natin. Tapos, ito na sa ibaba. Pwede natin. So, tamang-tama lang yung higpit mga paps mga mams. So, natin masyadong higpitan. Ito.
tamang-tama lang. Na walang leaking o kahit anong spill ng oil. So, makikinig mo na yun kung tamang-tama lang yung tip-tip. So, pumasa na natin yung sunan. So, makita natin if ever meron pang leaks. So, dun sa kabila rin mga paps mga mams, huwag na huwag natin kakalimutan na ibalik yung drain plug. So, babalik na natin yung drain plug mga paps mga mams. So, parang nakakapit na siya dito sa socket. So, okay lang din naman yan. Matatanggal din naman yan mamaya. So. So. Okay na yung pagkakahigpit mga paps mga mams. Ngayon, ilagay na natin yung oil. So, yan mga paps mga mams. Yung disadvantage naman ito is napaka-wide ng dito niya. Di ka tulad dun sa motol na talagang walang matatapon. Yeah, as you can see, merong natapon pero konti lang naman. Yan. Yeah, ilang mga 5 ml. So, yan. Punasan lang natin. So, pagkatapos natin lagyan ng bagong oil mga paps mga mams, yung oil cap naman yung ilalagay natin. Sigurado tayong tama na yung nakalagay. Yun. Hindi na yung nabubuksan. So, as you can see mga paps mga mams, malinaw na yung oil na sa ilalim. Yan. Tapos na. Yan. So, di katulad kanina mga paps mga mams na napakaitim. Yan. So, yung gagawin naman natin mga paps mga mams is crank natin kahit 10 times lang. So, yung purpose natin sa pag-crank ng motor mga paps mga mams is para malubricate yung ibang parts ng motor natin. So, after naman nun is start natin siya. Yan. So, painitin natin yung makina. Yan. As you can see, nawala yung oil niya dun. So, naglulubricate yan ngayon. Umakit pa yan dun sa itaas. Tapos, pabalik-balik na rin yan. Yan. So, malalaman nila naman mga paps mga mams kung meron pang natirang oil sa makina nyo kung pag subside ng oil naman yan ngayon is medyo may kulay na, medyo maitim. So kanina, as you can see, malinaw pa yon. Try natin na bumaba yung oil. So, it takes time naman talaga mga paps mga mams. Kahit mga 3 minutes lang natin painitin yung makina para malubricate yung lahat ng part. So, isa rin sa palatandaan mga paps mga mams na kinakailangan na natin mag-change oil is yung tunog ng makina. Medyo may parang naka chicken pipe na siya eh. Napakaingay na ng muffler niya. Sumasabay na yung ingay ng makina. So, yun. Kaya, pagtingin ko sa mileage ko, eh, mahigit 2,000 na pala yung natakbo. Tapos, hindi pa ako nag-change oil. So, medyo matagal-tagal na rin. So, yung oil kasi mga paps, mga mams, yan po yung nagsisilbing dugo ng makina natin. Wow! Yun yung dumadaloy. So, yung gasolina is yun yung pagkain nila kung tao man sila. So, yun. Yan mga paps, mga mams. So, malalaman nyo naman by the next vlog, mga paps, mga mams. Nag-order kasi ako ng garnish. So, yun yung iba vlog natin. Next video natin. Yan, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood dyan. Shoutout ako kay Kurt Rendot Rivera, kay John Steve Umawan, Joshua Batian Sila, Israel Dagbay, kay Jack Alago, kay Mark Philip Takipa, kay Angel Ladio, tsaka sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, shoutout sa inyo kay One Down Street, Fans Moto Vlog, sa lahat ng mga ka-riders natin dyan. Ayan, shoutout. So, shoutout din nga pala kay Harry Dale ng Ipunan CDO, kay Sean Hakaban o Jakaban, Alpags, Boy Laagan, Renmar Almasag, Ruzon Dulalas, at saka kay Zach Mortiz. Ayan, shoutout sa inyo mga paps na mga mams. Napakalaking thank you sa pag-subscribe sa channel ko.
Tapos nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa mga videos ko. Ayan. Itatry ko po yung best ko mga paps, mga mams, na i-provide kung ano man yung mga request nyo sa tutorial. So, yung mga nag-comment dyan ng pwedeng possible na vlog na pwede nating magawa ng paraan. So, hahanap tayo ng mga alternative mga paps, mga mams. So, di ko na ito patatagalin pa mga paps, mga mams. Ayan. Please hit that notification bell sa gilid mga paps, mga mams. Ayan. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Share the love. Tsaka, good vibes palagi. You know the drill mga paps, mga mams. Ayan. Ride safe, stay safe, God bless, and peace out. We get sap on the truth.